ating ina sa bagong Jerusalem, inang men. God is good all the time. All the time. Dito ba ang ating Panginoon? Andito ba si Amang Yahweh? Kasama ba natin? Palakpakan natin ang buhay na Panginoon Christ the Lord. Tagal ko sa CR. Alam mo na, sabihin natin yung buong mula Kanamaga hanggang naihip. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen? At libre ang umiihi. Lahat ay libre. Sabi nga natin, mapalad tayong lahat. Na ito, wala tayong sakit, sister. Kung dinadalas mo yan, mapalad ka. Dahil nakatunin ka palagi kay Lord. Amen? Di ba? Araw at gabi nakatunin ka sa Kanya. Yun ang iyong pakikipag-usap sa ating Amang nasa langit. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ano ang sabi niya, pangako niya yun? Humingi ka na ng gusto mo. Kagalingan, lahat. Lahat ay ipagkakalob sa iyo. Amang Yahweh. Palakpakan natin ang ating buhay ng Panginoon. Ang ating pagbasa, ano ang sabi? Sa una? Sa tatlo, sa una lang. Sa na yun? Matagal na? Gusto ko matagal eh. Bayo matagal sa oras. Hindi lang muna lang. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Marami pa. Ngunit siya'y makita sa ating Panginoon. Amen? Napakarami pa niya sanang sasabihin sa atin. Ngunit sabi nga ng ating Panginoon, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kung nasa inyo ang Espiritu ng Diyos, humingi ka na. Uulitin ko. At siya ibibigay sa iyo ng ating buhay na Panginoon. Amen? Pangako niya yan eh. Yan ang pagkakamali ng mga taong nagkasala noon. Dahil wala pa sa kanila ang Espiritu ng Diyos, hindi sila humingi ng tama kapatawaran. Kaya hindi nila nakamtan ang katotohanan. Hindi nila na ito nakita ang katotohanan na si Jesus ang magbibigay ng katotohanan. Amen? Ano ang sabi? Kung sinusunod niyo na nga ang aking mga utos, sabi nga, sa dyan. Kung sinusunod niyo na ang aking mga utos, sabi ng ating Panginoon, makikita ninyo, yan, makikilala ninyo ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Amen? Hindi lang sa iyo, sa ating lahat. Amen? Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Dahil noong araw, sabi natin, hindi pa natin natatanggap ang espiritu na to, sabi natin, hindi pa natin ito nakamtan. Kaya pa iba-iba ang ating kaisipan, kaguluhan. Kaya nga may meron lang naman ng tayo nun. Nagkatakot na tayo. Kaya nandun yung magkatakot natin. Kaya kung ano-ano na ating mga ginagawa. Dahil wala pa sa atin ang espiritu. Ngunit ang sabi nga ng ating Panginoon, iniwan mo kayo sa aking Ama at ang aking Ama ang magpapaliwanag sa inyo. Ang aking Ama at ako ay iisa. Kaya nga kung ano ang sasabihin sa atin ng Ama sa mga oras na ito, sundin lamang natin. Amen? Amen. Amen. Nasa inyo na ba ang Espiritu ng Diyos? Amen. Nasa atin ng lahat? Amen. At tayong lahat ay pinalaya. Nakakaawa talaga ang tao, wala pa ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Nakakahabang. Sisip na lang sila, tsaka 54. Akala mo, matanda na sila. Dahil punong-puno sila ng sakit. Yung pinunta namin kanina. Tinanong ko yung isa, sis, ilang taon ka na? 60. Yung isa, 54. Ay talagang, Diyos ko, ang lalaki ng mga tiyan nila. Ano kaya ang karamdaman na yun? Pareha silang magkakapatid. Ano, Mars? Di ba? Sabi nga natin, talagang kung nasa kanila ang Espiritu na Diyos, talagang mararamdaman sana nila kung paano humingi. Humingi ka. Ang sabi ba ako ng ating Panginoon, kung ang Espiritu ninyo ay mula sa Diyos, humingi ka. At yun, ibibigay ng ating
ating Panginoon. Hindi tayo paihindian, Sister Luna. Pwede ka matulog, huwag ka nang makilig, ha? Para hindi malising si ano, si Sister. Nakakantok ba yung salita ni Sister? Binibilisan ko nga para kayo lahat igising. Amen? Okay. Kaya man, napakabuti ng Diyos na talagang nakakaawa at nakakahabag ang mga taong wala pa ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Na dati tayo yun ay nakaranas din. Amen? Ngunit sabi natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya nga, sabi, tinanggap na natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang mga gawain na katulad nito, hindi na natin kakayanin ito kung wala ang Espiritu sa atin. Bakit tayo humahayo? Amen? Anauna pa lang, Walter, kawa nandun ako sa kanto, naghihintay na ako sa dalawa. Kay Sister Nate at saka kay Sister Jane. Talaga ang sabihin natin magkagawa kung nasa iyo ang Espiritu ng mayroon ka ng pag-ibig na mula sa Kanya. Kung wala tayong pag-ibig na mula sa Diyos, hindi natin yun magagawa. Mayroon akong patotoo kanina. Kumilos at Diyos sa buhay. Gusto ko mag-microphone para marinig doon hanggang sa likod. Andun si Mariko eh. Narinig mo ako, Mars? Kaya kailangan makinig. Nasabi, ito'y patotoo. Na kung wala pa ang Espiritu ng Diyos sa anak ko, kay Jay, ginagamit sa aking harapan ngayon, si Jay, nanay, mayroon pang kanin, di ba, at saka ulam. Pakilagay mo nga sa lalagyan. Kasi yung color daw nila, naawa raw siya nung isang araw kina, tinawag niya, main ka na, Brad. Hindi pa main. Plus dos na. Siguro, wala pa siguro sang pita. Binigyan niya ng 50. Kaya kanina, dala-dala ng anak ko yung pagkain. Naiyak ako kaya. Naiyak ako sa tuwa. Dahil may pag-ibig na ang aking anak. Dahil kung hiwalang pag-ibig ang aking anak, pakialam niya, si Jepa, mag-alala ng ganyan. Kaya nga sabi nga natin, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating lahat, at yun ay nakikita sa iyo, bilang isang ina, tiyak yun, ang mga anak mo ay sumusunod na rin sa yapak mo. Dahil hindi naman si Kristo papunta sa atin eh. Amen? Sa bahay natin, makikita natin si Kristo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kung nakikita sa atin at sa asawa ko, sa ating pamilya, tayo ay nakikita nagkakaisa at nagmamahalan. Tsak yun, kasunod na rin ang mga anak natin. Amen? Kaya nga may obligasyon ka na kay Lord. Sabi ko pa sa anak ko, may obligasyon ka na rin kay Lord. Kaya nga nanay, kaya nga araw ng Friday, nandun ako sa Quiapo. Sabi niya, ako'y nagtatabi talaga ng panglaboratorio para sa kanya. Unti-unti lang yan, di ba? Unti-unti lang. At pagkatapos niyan, kasunod na rin ang kanyang mga anak. Amen? Nasa kanila na rin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi natin, kung iisipin natin kung wala nga ang Espiritu ng Diyos sa atin, paano nga tayo magmamahalan? Iba't ibang lahi tayo dito sa community natin ito. Kung tayo nga sa taranan natin, isang dugo ang lumalakay, dumadaloy, hindi nagkakasundo dati, amen? Talagang, lalo ako, hindi ako pwedeng makipagkasundo sa iyo. Talagang gagawin ko ang lahat para makalaban lang sa iyo. Kaya nga, sabi natin, dahil ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Talagang sobra magmahal sa atin. Kaya nga, ginagawa natin ito, sabi natin, sa ating pagayo, sabi nga ng Panginoon, gawin mo rin yan sa iyong kapatid, ihatid mo ang mabuting balita upang silang lahat ay magsigaling. Nakakaawa ang gulong ko nga kanina sa kapatid natin yon. Sabi ko, sis, dahil ang Espiritu ng Diyos mismo ang nangusap na humingi ka ng kapatawaran, humingi ka ng tawad, dahil kung mayroon ka pa sa puso mo, yan ang hindi nagpapalaya sa iyo. Nakagapos pa rin sa iyo. Nakainis, baka may pagalit siya, ganyan. Na kaya nga ang gulong ko sa kanya, humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Patawarin mo na lang ang nagkasala sa iyo. Okay, yun nga ang gagawin. Kaya napakabuti ng Diyos, amen? Sabi nga tayong lahat ay gagamitin ng Diyos para sa ating mga kapatid na hindi pa nakarinig ng mabuting balita. Mapalad ka, mapalad tayong lahat at tayo rin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At natuto tayong magmahal. Dahil kung hindi tayo natuto, wala tayo sa ganitong gawain. Wala. Sino magpapahayag doon? Mahal na kayo sa buhay niyo. Amen? Pero hindi yan ang katwiran ng Diyos. Tayong lahat ay tatawagin, by crop o by book, di na, tumayo pa yan at magpahayag na magpapahayag. Kapit bahay mo yun!
Kailangan tunawain mo yan kung sinong pangalan nun. Sino nga yung kanina? Kaya nga, sabi namin, kung pupunta kami doon sa lugar na yun, kasi yung salamin ko, pupuntahan ka namin sa inyo. Nalalaglag na yung dahil na-stroke siya, di ba? Pero 60 pa lang siya. Pero akala mo matanda na. Kaya nga, sabi namin talagang mapalad si Sister Mayday. Ano sa kanya? Binili ko na lang ganito. Sa edad na yan? Pero reading glass siya. Talagang siya eh, talagang. Ang nagbibiti pa rin pumasok dito sa tahanan niya. Kaya napakabuti ng Diyos. Napakabait ang ating Panginoon. Kaya nga tayong lahat wala sa edad yun. Hindi ba tayo ang edad? Amen? Na kayo'y makasunod sa kalawagan ng Ama upang kung kami man ay mayroon kami gamit sa iyo ng loob at kalawagan at sa iyong pangatawin. Wala kayo na bang magagawa kundi humingi ng tawad at magsisi sa iyong mga kasalanan. Humingi ng kapatawaran kay Amang Yahweh. Dahil banal si Amang Yahweh, sabi nga natin, ito yung pangako sana niya kay Moises na hindi si Moises nakarating doon sa lugar na yon. Dahil hindi pinakita ni Moises yung kabanalan ni Amang Yahweh. Kaya nga sa atin magsumikap tayo na makita sa atin kung sa atin nga ang Espiritu ng Diyos. Makita man lang sa atin kahit ng konti na pagbabago. Na makakailangan maging banal din tayo sa kanila ng mga tao. Amen? Kung makikita sa iyo nagbago ka, tsak yun, susunod na rin sila. Kaya nga, maraming tao ang hindi pakilala ang Diyos. Hindi na natin masisisi dahil hindi, sabi natin, ginagawa na natin araw at gabi. Anong oras na tayo umuwi sa bahay? Amen? Anong oras na tayo umuwi sa bahay? Alas 9 na. Kaya nga sabi natin, ginagawa natin ang lahat para ang mga tao ito, sabi nga natin, eh pinaparating natin doon sa kanila ang mabuting balita. Sideline na ni Sister Jenny at iba. Talagang ginagawa niya, ginagalugad niya ang buong lugar ng San, ano nga yun? Grand Acres. St. James. Ang isang mona na humahayo, nasa kanya na nga ang Espiritu ng Diyos. Tayong lahat, sabi natin, inaangkin natin na sa atin na nga ang Espiritu ng Diyos. Pero kung hanggang ngayon ay pasaway pa tayo, ay naku, kapatid, sayang lang ang araw at panahon at taon. Ang bibilangin. Kaya ba, sabi natin, may panahon pa tayo at may oras pa. Sumunod ka na. At patuloy lang tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kung mayroon kang dinaramdam, iba-iba ang ating mga nangyayari sa buhay natin. Karamdaman, sakit, ang iba, sakit sa bulsa, mga ganun ba? Kaya nga sabi natin, pag hindi mo inintindihan, patuloy ka pa rin magpuri sa Kanya. Tsak yun, sabi natin. Gagaling ka ba, sis? Gagaling ka ba? Amen! Palapakan natin ang buhay ng Panginoon! Kaya, kung patuloy ninyong patitigasin ang inyong mga puso at hindi kayo hihingi ng kapatawaran sa inyong amang makapangyarihan ay tunay na hindi ninyo makakamit ang inyong mga kahilingan. Huwag nang patigasin, no? Tanggalin ang puso. Huwag nang patigasin ang ating mga puso. Paano ba ang tunay na paghingi ng kapatawaran? Tinanong tayo ni Sister Vinny nga niya. Meron ba ang kapatawaran? Diba? Ang kapatawaran yung forgive and forgets. Kailangan i-forget mo na yung mga nagawa sa'yo, yung ginawa mo sa Kanya, at patuloy ka lang manalangin sa Diyos. Kaya nga sabihin natin, napakahalaga yung tayo'y marunong magpatawad. At ako ngayon, natuto na akong humihingi ako ng kapatawaran sa ating Panginoon at pinapatawad ko na ang ating sarili. Kasi galit na galit ka, di ba? Kaya kailangan pati sarili mo, aminin mo pa rin, ibigay mo pa rin ang kapatawaran sa Diyos. Kaya nga, mapatawarin mo talaga ako at iyong aking sarili pinapatawad. Kumbaga, ikaw ang nag-aano sa sarili mo, humihingi ka ng kapatawaran.
at saka yun, sabi nga natin, gagawa ba ng milagro ang Diyos? Marami nang ginawa na himala ang Diyos. Kaya nga, ano pa ba ang hanapin natin? Lahat ay ibinigay na sa atin. Kung ang anak niya ay ibinigay sa atin, kaya nga, pinagkaloob din ng ating Panginoon ang kanyang Espiritu. Kaya nga, may pangako ang Diyos, maghintay kayo, huwag kayo umalis dyan. At may darating dyan. Yun na nga, ang Espiritu ng Diyos. Noong dumating at tinanggap natin, nagkasaya ba ang mga Pilipino? Nagkasaya ba ang mga Kristiyano? Amen. Masaya na tayo, matanggap na natin. Kaya nga, ano pa ba ang hindi natin natanggap? Nasa iyo na lang yun kung hindi mo tinatanggap. Kaya kailangan tanggapin natin, nasabi nga natin yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya nga, tama lang, paulit-ulit lang naman talaga kanina ang mensahe na humingi ka ng patawaran at humingi tayo ng pagkatawad sa atin. Mayroon pa akong patutuon nga sa inyo na talagang hihingi kami ng kapatawaran. Lahat naman tayo, kuya, ay nagkakasala. Ngunit siya, ano sabi niya, hindi ako nagkasala. Sabi, kung hindi ka nagkasala, paano ka nagkasakit? Ayokong tanungin si sister, paano nagsimula? Kaya sabi natin, saan ba nanggaling ang ating mga sakit at karamdaman, problema? Sa kasalanan. Malingat ka lang. Yan. Malingat ka lang. Yan. Ang bilis kaya! Ang bilis! Ang bilis talaga, ang bilis ng kasalanan na pumasok sa isipan natin. Pero, sabi natin, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, sabi natin, parang ganyan ka lang, hoy, ikaw na masamang Espiritu, lumayas ka sa harapan ko. Kung baga sa ano, kung anong ginawa ni Kristo, gawin mo rin, gayain mo rin. Amen? Dahil sabi nga natin, si Kristo ay makapangyarihan, ang kapangyarihan niya ibinigay na nga sa atin, paano pa ba yun? Kaya nga, kung nag-aalin lang ang kapahanggang ngayon, wala pa nga makikita mo mala at milagro sa harapan mo. Asan ang himala? Sabi ng wala. Kaya nga sa atin lahat, sabi natin, ang himala ay ipinakita na sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo kay Amang Yahweh. Salamat Ama, nakilala kita. Dati talaga tinatanggi kita. Sino yung Amang Yahweh nila? Isang pangalan na talagang karumal-dumal yung aking sinabi na tinanggi ko dahil hindi ko talaga kilala. Pero sabi nga natin nung nakilala ko naman na siya, pangalan pala niya ay talaga nangangarisab ng aking mga baligid. Dahil sabi natin, kung hindi mo nga makilala ang Diyos, paano nga kaya? Kaya nga tayong lahat na nakilala na ang ating Panginoon, ganyan lang tayo, magpatuloy lang tayo maglingkod sa Kanya. Wala naman tayong gagawin kundi maglingkod lang. Kaya imposible, sabi natin. Ang imposible sa tayo, walang imposible sa Diyos. Kaya nga, ang lahat ng ito, ang lahat ng bagay na ito, sabi natin, ang makatotohanan, ang siya magpapalaya sa atin. Kaya ang karamdaman, ang sakit, lahat yan, kung iisipin natin, nanggaling yan sa mga kasalanan. Kung aaminin natin o hindi, aminin na lang natin. At tsak yun, sabi natin, matatapos ng karamdaman ay kagalingan. Palakpakan po natin. Pangako naman ng Diyos yun, amen? Kapag tayo po ay sabi natin, patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa Kanya, tsak yun, gagawa ng himala ang Diyos sa atin. Kaya nga, ano pa pang treba, lahat ay ibinigay na sa atin, wala ng iba. At mga kapatid, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, bilang mga alagad ng ating Panginoon, bilang propeta ng ating Panginoon, humayo ka! Humayo ka! Humayo ka! Dahil nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Huwag tayong magkaalinlangan. Katulad ngayon, kahit na nangangatog akong pumasok, pero nalabas ako, hindi na nangangatog. Dahil kasama ko si Amang Yahweh. Kasama ba natin? Amen. Narinig ba natin? Amen. Magpakabait ni Amang Yahweh. Amen! Dahil sabi nga ni Kristo, si Ama at ako ay iisa. Kung kahit ka isa ko, sa mga oras na ito, sabi nga natin, humingi ka na sa tatlo. Ibibigay ba? Amen. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat.